na mabigat na nagsabunutan. Kamusta lang po nung ginawa yun, especially for Maris? Kasi first time yung bumang nagkataba. Pero actually, first time akong nasa bunutan, laging ako ang nananabunot. Kaya ewan ko si Maris, okay naman ako, kahit masakit. Ako po talaga, nung nabasa ko yung script, hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam paano ko siya gawin. So, yun din po yung first scene namin together with Miss Irma at Lawan. So, may konting ilang na hindi ko alam. Hindi pa nga kami naging yung characters namin. Hindi pa nag-usap or what. So, nahihi talaga ako ng tulong kay Derek. And, natuwa po ako sa scene na yun kasi opportunity po yun eh. Na, sa bunutan siya? Yes, for my mom. And also, parang isang malaking check sa list na makasabunot ng isang veteran. Joking! Yun lang naman. Honestly, yun po talaga yun. So ano, nag-usap pa kayo kung paano mo aalalayan Miss Irma si Yes ito, po, or... tinuruan po ako ni Miss Irma kung paano mo nabunot. Hindi halata na inaalalayan, may yes, alalay pa yung pagsabunot mo. Yes, o talagang gigil ka. Gigil po talaga ako. Actually, yung kamay ko habang nag-eksena. Pero may konting alalay po na hindi magkasakit. So pinayagan mo siya, Miss Irma. Sige, gawin mo lang sa bunutan mo lang. Yes po. Ayun, last na lang po kay Miss Irma at saka kay Miss Sylvia. Kayo yung dalawa din mo magkakaroon ng ganong eksena in the future. And ngayon ba pinagkakandaan nyo na yan? Yan ang dapat yung abangan kung paano namin gagawin ang aming konfrontasyon. Ginawa na namin yun. Kita na kami. Ang ganda-ganda. Ibang atake. And this time, masaya ako. Kasi hindi to yung normal o usual na nakikita nila na wife and mistress, diba? Iba. Magugulat kayo kasi ibang atake. Ibang style naman this time. Yun. Ang ganda-ganda. Congratulations. Salamat. Okay, thank you. Thank you, JP. Ang susunod na magtatanong ay ang taga-ubos ng fruit salad. Wala iba kundi si Rommel Placente. Akala ko ako. Diyos ko. Bawal ko ang most kumain at mamitas ng prutas. Actually, ginanong ko na nga isang tol, bibiyakin ko sa hita. El Matigas. Hi, Ibiang. Ito naman, nag-uubos pa kami ni Bless Hilde. Si Cho, tsa si Ibiang. Muntik na ko kayo maging pamilya niyo isa't isa. Nagkaroon ba ng ligawan dati at naudlot dapat na si Ibiang kay Papa Art? Ano nangyari? Hindi nanonood ng ano ha? Kaya Tonight with Boy Abunda. Tinanong ko nga yun eh, kasi dito at least alam ng mga hindi nakapanood ng Tonight with Boy Abunda. Nakabuntik na pala maging mag-jowa si Ibiang at saka si Chong. hindi naman po muntik maging jowa. Kasi si Sylvia kasi mga 4-5 beses ko naging lady-lady nung araw. Batang-bata siya, so, ang ganda-ganda niya. Parang nga siyang foreigner nung araw eh. Puti-puti, pero sexy-sexy. Mas sexy na yun. Tapos, siyempre bilang yung marupok na tao, nagkakaroon din ng konting imahinasyon. Madaming beses na pag naiiwan kami sa kwarto, dressing room, ganun. Alam na, bigang-bilaw, magtatangka. Tandaan lumalagad sa kanya. Tapos bigla sa sisigaw, si Ness, andyan si Alma, andyan si Alma, tatakbo na ako pa. So, sa dami namin experience, naging mas close kami. At saka na wala yung malisa namin. Parang hindi na-revelation lang namin. Kaya ngayon nga po, natatawa-tawa na lang kami sa isa't isa. Kaya lang, ginagamit namin to. Yung aming mga, dinanggal namin yung mga inhibition sa pinagagawa sa amin direct. Lalo, pinalabas namin yung natural-natural. Okay. Makikita niyo yun sa lahat ng eksena namin ni Joey na pag kailangan malambing kami, naglulukuhan kami, automatic sa amin yung mag-smack. Kahit walang sinasabi sa direction, nagugulat na sila, ha? Nag-smack kayo? Kasi, barkada eh, alam mo yun, naging malalim yung samahan namin ni Joey. Diba sabi ko nga, sa sobrang lalim naging ninong siya ni Arjo, ayun, so yung chemistry namin dalawa, hindi pilit. At
mapapansin nyo yun sa dito, sa pamilya ko. Ito kasi si Joey dati, walang hindi naliligaw yan, magtatry lang yan, gagapang yan, di ba, Joey? Pag lock ng door at wala na yung mga staff, tatry. Tapos biglang sisigaw ako, hoy, huwag ka rito, gaya-gaya yan. Tapos tatakbo, Alma, Alma, takot siya kay Alma eh. Buwanan siya, Alma, tapos aatras siya, yun yun. Pero kung nagkataon, di ba, pinag-usapan namin ni Chonga dito. At tatawa kami kasi meron kami mga eksena, marami sa bedroom, sa kama. Pag kaming dalawa, sabi na yan, sabi ko, Chong, 17 ako noon, ang bata-bata po. Ikaw nga ilang taon? 18. So pag may mga eksena kaming ganun, sabi ko, nakakatuwa kasi noon, 17 ako, tapos 18 daw siya. Ngayon, 48 na ko, 49 pa rin siya. Eh, kami na naman magkaka-eksena. So ang sarap-sarap kasi mga bagets kami noon eh. Tsaka, like isang tent kami ngayon, ni Chong. Magkakasama kami, ako, si Chong, si JM. So pag halimbawa si Chong, naghuhubad ng t-shirt, nakatingin ako. Tapos tawa ako ng tawa. Sabi niya, bakit? Kasi may abs ka dati, maganda ng katawan. Ngayon, ang laki-laki na ng tiyan mo. So kikita din naman niya ako, may cellulite na. So sabi ko, Chong, wasak-wasak na tayo, no? Pero kami pa rin, magkakasama. Tapos isa lang sinabi namin, thankful kami na hindi naging kami. Kasi kung naging kami, malamang, hiwalay na rin. Ayun, yun lang po. Tsaka ilan na rin yung anak sa'yo ni Joey? Oo. Tsaka ginugulo ko siya ngayon ng sustento. Di ba, Chong? Yeah. Pero lahat ng anak niya sa kanya nakatira. Oo, mabait kasi si Joey. Madali mo siyang mahalin nung mga oras na yon na sila yung sikat ng palibhasa sa lalaki. Siya yung napapansin ko talaga kasi buwapo si Chong. At the same time, ang lakas ng appeal, tapos approachable, tapos ang bait niyang tao. So siya yung mapapansin mo. Diba? Kaya nung sinabi sa akin dito na ni RSD tsaka ni Tomel, sinabi sa akin na si Joey Marquez, nung pinatawag ako, kinausap ako about this project, sinabi sa akin, si Joey Marquez ang magiging asawa ko dito, dinasal ko yun. Na siya talaga. Kasi sinasabi sa akin, comedy drama, sabi ko, kailangan ko ng isang magaling sa comedy para mahila ako. And perfect si Joey sa role na Fernand. Kaya dinasal ko yun. At akala ko, muntik pati meron na hindi naging si Joey, di ba? Dahil meron siyang project. So dinasal ko, Lord, bigay mo naman sa akin si Joey para hindi mahirap. Yun. Wish granted, binigay sa akin. So, makikita niyo, September 9, abangan niyo. Ganda-ganda ng show na to. Ayan. Thank you, Bian and Chong. Kay JM. Hi. JM, gusto mo bang maging pamilya si Miss Ibiang? At ikaw, Miss Ibiang, gusto mo bang maging bahagi ng pamilya mo si JM balang araw? Kung sakali.